Good day mga kapaso. Iyan na po guys ang ating update sa ating mga dragon fruit na nirelocate natin. Dito yan dati. Kaso may mga pusa na ngayon dyan. Yan o, pati doon o. Yan. So, nilipat natin sila dito. Paikot. Yan. So, nag-ano na sila guys. Marami ng mga bagong shoots. Ito yung ating Vietnam White. Ito, yung ating black dragon fruit. Ito. Yan. So, hopefully ay magbubunga na siya this coming season. So, sa Mayo pong season nila dito. Ito po yung ating ano, Moroccan red na nakalagay lang po sa 5 gallons na ano, na paso. Na ano, lagyan ng tubig. Ito pong ating grapes. Atin po yung na-pruning. Ewan ko kung magbubunga yan. So, yan guys, ito po yung ating dalawa pang klase. Ito yung Edgar, nating dragon fruit, at ito yung ating Townsend Pink. Na magaganda ito guys, matamis itong Townsend Pink. Yung Edgar naman, kung medyo mahilig ka sa medyo may asim-asim ng konti, ito kulay pula siya. Na para siyang ano, strawberry yung kanyang lasa, yung maasim-asim. Tapos yun din guys, yung isa pa na ano natin, dito, Moroccan red na sa katulad din na paso, ano na sa kabila, yan. Nagbunga na yan last season. At ito yung ating Australian gold. Ayan, ito, dami na siya ngayon mga sanga. Ang isa, medyo nagkaroon ng problema, pumayat, dahil nasira, ito, nabulok dito. Noong nakaraan, hindi ko lang na kita. So, noong nakaraan ay tinanggal ko yung mga bulok. So, sana makarecover siya. Meron dito. At meron diyan dito. Yan o. At naglagang pumayat na pumayat siya o. Pero buhay pa naman. So, ayan siya guys. So, ayan po yung ating dragon fruit. Dito sa rooftop din. At ito naman yung ating yellow dragon fruit. Na i-vlog ko nga sa inyo nakaraan na meron siyang mutation pag siya po'y pinolinate natin ng mulaklak o ng pollen itong royal red o Moroccan red. Nagkakaroon siya ng mutation sa bunga at nagiging ano siya, nagiging parang orange. Pero yellow siya guys. Kasi nagtesting na ako niyan ng hindi ko siya ikinrose pollinate sa ibang pollen. Yung sarili niyang pollen ang ginamit ko, kulay dilaw talaga ang kanyang bunga. At medyo malalaki pagka sarili niyang pollen ang ating gagamitin. At kung i-cross-pollinate natin siya, medyo maliit ang bunga niya, pero nagbabago ang kanyang kulay. Nagiging orange. Ito naman yung ating grafted na palora. Medyo payat siya. Hindi ko alam kung anong problema nito kasi medyo sensitive nga itong ano na ito. Dragon fruit na ito. Pero yung isa nating grafting ay ito, medyo lumaki na. Sana nga magtuloy na ito kasi medyo napaka-sensitive nitong variety na ito. Pero napakatamis sa lahat ng variety ng dragon fruit. Ito raw ang pinakamatamis. So, excited na sana akong makatikim nito guys. Kaya, sige lang, pasensya muna. Talagang kailangan habaan natin ang pasensya natin guys hanggang sa mapabunga natin yan. Actually guys, ganito lang yung kanyang ano, ganito lang kanyang trunk maliit. Ito yung gin-drafting ko sa inyo na pinakita ko. Ito po yung kanyang graph. Yan po. Yan. Ito lang siya guys. Ito lang yung grafting niya. Ito, ano to? Moroccan red. Tapos nag-graph ako dyan ng isang mata lang. At salamat naman at tumubo siya. At ngayon medyo magulang na oh. Yan. Nakita nyo? So yun ang puno niya. Ito yung palora. Ito yung Moroccan red. So yan ang kanyang puno. Medyo lumaki na. So I'm hoping na magtuloy-tuloy na yan guys. Na lumaki siya. Kasi nga gumanda na po yung kanyang tubo. Yan. So sana magtuloy-tuloy na siya. Ito naman yung ating San Ignacio. Yan ito. This is our San Ignacio. At yung ating giant orange. Na dumadami na rin ang mga sanga. Yan sila guys. Tapos meron tayo ditong yan, Moroccan red din yan. At meron tayo ditong physical graffiti. At tumataba na rin ang kanyang mga sanga. Yan.
physical graffiti. So, meron tayong actually guys 12 varieties dito sa ating rooftop. Yan. Yan, Moroccan red din yan. At saka itong dalawang malalaking paso natin. Yan, saka yun. Yan, ang setup po ng ating Gis Garden, mga kapaso. So, yun po. Yun ang ating mulberry na kinalbo natin nakaraan. Meron na siya mga bunga. Yan. Ayan po, oh. Ayan, kanyang mga bunga. Ito pa. Ayan, kanyang mga bunga. Ayan po. Yung mga bunga na siya, guys. Hindi ko na siya ganong naalagaan ng abono kasi nawalan ako ng abono, eh. Ayan, hindi ko alam kung dumami yan. Pero meron pa rin dito, marami, oh. Ayan. Pa sa baba. Ayan, ito, tsaka ito. Yung nakatanim na siya sa isang galon. Ayan. Mayroon rin siya mga bunga. Yun. So ayan guys, yung ating Gis Garden. At ito pa pala ang ating Peruvian apple na matangkad na. Yan, medyo magulo pa banda sa lugar na yun guys, kasi nga yung balak na akong gawin dyan, hindi ko pa na finalize ang aking plano tungkol dyan, pero related siya sa aviary ang aking balak dyan. So ayan guys, ang ating Gis Garden and More na update. Paikot yan guys. Ayan. Alright mga kapaso, salamat sa inyong panunood. At salamat nga pala sa mga new subscribers ko. At salamat guys sa lahat ng inyong mga support sa aking mounting channel. Na palagi yung pinapanood. At nagpapasalamat ako na kahit papano ay nadadagdagan ang aking mga subscribers. Thank you so much sa inyong lahat at mabuhay kayo. God bless and bye-bye.